Good morning mga ka-music. Good morning, kasi morning pa lang dito sa Doha, Qatar. Ayan, 6 a.m. in the morning, katatapos ko lang mag-breakfast at mag-coffee. Ito po yung coffee ko. Ayun, kumusta kayo mga ka-music? So kung mapapansin nyo, nandito ako sa kusina kasi bawal akong mag-vlog sa loob ng kwarto dahil natutulog pa ang aking wife. Ayan. Anyways, finally nakapag-vlog na ulit sa kabila ng kabisihan dito sa work, sa mga editing, sa mga recordings, and at the same time meron din akong mga kinundak na online trainings at inattendan ng mga online trainings and seminars. So yun, sobrang busy. Kaya thank God, nakapag-vlog na ulit. Ayan. Anyways, mga ka-music, pag-usapan natin ngayon, meron kaming song na pinost at nirelease kahapon. This song is entitled Aming Inang Maria. Ayan. So originally made ito ng aking napakabuting kaibigan at very talented na si Mr. Dexter de Lara, Tumang. Shoutout sa iyo. Mapapanood nyo ito later mga ka-music, last part ng video. So ipopost ko yung video na ito, yung song na ito. Kung mapapanood nyo ito at mapapakinggan, so ang song na ito ay very meaningful, very inspiring. So napakaganda ng pagkakalikha ng song na ito. At syempre, salamat sa iyo bro, sa tiwala, no? Dahil ako po yung nag-create ng Minds One, ako yung nag-arrange ng mga instruments, at the same time ako din yung nag-edit ng video at audio nito. Lalong gumanda yung song dahil in-interpret ito ng talagang napakagaling ng mga singers na sina Unica, Yara at Ate Arlene. So shout out din po sa inyo. Actually, second song na niya ito, kasi yung first song na ginawa niya is yung Corona. Talagang nag-trending itong song na ito. I think last month namin to pinost. So talagang ang daming nag-like, ang daming nag-share. And kung gusto niyo mapanood mga ka-music, ipopost ko sa description box sa baba yung link para doon sa song na Corona. Sana itong song na ito ay mag-trend din, no? Mag-trending din. So ngayon mga ka-music, i-share ko sa inyo kung paano ko siya in-edit. Okay, ipapakita ko sa DAW kung paano ko siya minix, in-edit, and then at the same time yung video na rin. So sa mga nag-edit dyan, sana makakuha kayo ng idea or makapag-share ako sa inyo. Okay, so huwag na natin patagalin mga ka-music, samahan nyo ako sa aking computer, papakita ko sa inyo. Hello mga ka-music, ngayon nandito na ako sa harap ng aking computer. Start na natin. I used Studio One version 5, yung bagong version ng Studio One, to record this song and to mix this song, no? Actually, na-open ko na siya and ito na yung ating session mix. Kung mapapansin nyo, napakadaming tracks. Oh, ayan, meron tayong 32 tracks. Included na dyan ang mga bass tracks and yung mga effects tracks. Meron akong mga effects tracks dito. Ito, I used reverb. Sa vocal, I used reverb. Ito. And then, phaser, pang double, tsaka delay. And then, sa drum, I used reverb din. And then, meron din tayong reverb sa rhythm section. Okay, and then sa mga basses, since marami akong tracks sa vocals, ito si Yara. Ito na siya, naka-blue. Ginawan ko siya ng vocal bass. Ito, andito siya. And then si Ate Arlene, so meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tracks. Ginawan ko rin siya ng vocal bass, tsaka si Unica. So, itong tatlong vocal bass na ito, ginawan ko rin sila ng another bass, which is dito sila sa vocals. Ito. So, ito na yung lumalabas sa ating main. Okay? And then, sa drum and bass ko, ito, sa drums, meron akong kick, snare, toms, hi-hat, ride, overheads, and rooms, plus yung drum bass, okay? And then, lahat ng ito at ang aking bass tracks, ang bass track ko ay isa lang, and then meron akong bass bass. So, lahat sila ay naka-route sa dito, sa bass na ito, sa drum bass. And then, itong drum bass ay naka-route sa ating main. And then lastly, yung rhythm section natin, including piano, strings, guitar, flute, fantasy pad. By the way, ang piano ko ay meron ding, kasi ang piano ko is nakapan ng left and right. Dalawa ang track ko ng piano, pan left and right. And then, naka
route siya dito sa piano bus. Ang aking strings ay medyo marami. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tracks ang strings ko. And then, naka-route sila dito sa string bus. Ang aking guitar ay tatlo. Meron akong acoustic guitar intro and outro. Meron akong acoustic guitar panning din, left and right. So, silang tatlong track ay naka-route sa guitar bus. At yung mga walang bus dito is yung flute and fantasy pad. So, naka-route sila and yung mga basses dito mismo sa rhythm bus. Ayan. So, maraming pinagdaanan bago sila makarating ng main. Okay? Main bus. So, ito yung aking main bus. So, itong tatlo ang naka-route dito. Balik tayo sa dito. So, ayan. Kung mapapansin nyo, ito yung sequence ng song. Intro, verse 1, verse 2, refrain, chorus. Interlude, verse 3. Then, may refrain ulit, chorus. And then, meron tayong tiyatawag na build up. Going to chorus higher, coda. At tulad nga na sabi ko kanina, so from start up to the end ng song, 9 minutes yung song. Medyo mahaba siya, pero napakagandang song. Kumbaga sulit kung papakinggan nyo, ha? Okay, so now, let's listen naman dun sa mga instrument na aking ginamit. Okay, kung mapapansin nyo, puro siya audio file, no? Except for the drums. Yung drums ay ginamitan ko ng MIDI. Okay, so mamaya, balikan natin yan. By the way, ang ginamit kong instrument sa mga ito ay MIDI. So, virtual instrument, halos lahat. And then, ni-record ko sila as MIDI file. And then, binounce ko lang. So, kinonvert ko sila from MIDI to audio para mas hindi malakas sa CPU. Okay? So, ayun. Actually, lahat yan MIDI file. Except for the, ano, sa bass kasi, gumamit ako ng totoong bass guitar. So, hindi ko siya ginamit na MIDI. And, salamat pala kay ano sa aking brother si Oliver. So shout out sa iyo, bro. Salamat sa pagpapahiram ng bass guitar mo. Okay, unahin ko muna sa piano, mga ka-music. So ito yung left and right piano. Ginamitan ko siya ng XLN Audio Addictive Keys. So play ko lang yung some parts ng piano. So let's start here in the refrain part. Ayan. So yan yung okay, yun. Tapos yung sa build up, medyo may magandang part dito, nag-liss. Mapapansin niya. Yeah. Yo. Yung may gliss. By the way, ginamitan ko pala siya ng ano. Kasi yung MIDI keyboard ko is 49 keys lang, 4 octaves. So medyo kulang. Ang ginamit ko dyan is yung isa kong keyboard, yung Roland Juno GI. So para medyo mahaba yung pag-play. Okay, and then next, yung sa drums muna natin. I use ito, Steven Slate SSD Sampler 5. So ito yung sample niya sa chorus. Yan. Ayun. Kung mapapansin nyo, ang mga effects na gamit ko dyan ay reverb. Ito, sa snare, sa toms, sa hi-hat, overhead, and sa room. Sa room, medyo mahina lang. And then, sa mga effects na ginamit ko is fat channel. So, dito sa fat channel, stock plug-in ng Studio One. Meron na siyang EQ at compressor under fat channel. Okay? And then, sa mix bus, ito, sa mix tool, nagdagdag ako ng gain, no, kasi medyo mahina. And then compressor, I used compressor as parallel compressor, no, ito sa split. Okay, so ayan. Ayan. Okay, and by the way, sa piano pala, mga ka-music, dito na ako nag insert ng effects sa bass. I inserted compressor and pro EQ. Okay, so ito yung EQ sa piano. So, nagbawas lang ako ng konting low frequency and yung sa mga mid. Okay? And then, compressor. Tapos, nilagyan ko siya ng konting reverb sa sends. So, I send it to dito, sa rhythm reverb. Okay? Ayan. Okay. Sa bass naman, ito yung sa bass. Ayan nga, I use original bass guitar. And then, sige, mag-play lang ako ng konting part dito tayo sa high
chorus higher. Ayan. Ayan. And then sa bass naman, in-insertan ko siya ng EQ, compressor. Tapos sa main bass, ginamitan ko rin siya ng parallel. I use yung red light distortion ng Studio One. So parallel din siya. No, dinagdagan ko lang ng konting distorted sound para medyo mas kumapal siya. Okay? Ayan. Then next, strings. Okay. I use here Roland Cloud under siya ng SRX Orchestra. So yung mga orchestra sounds ang ginamit ko dito. Actually, iba-ibang klase ng strings to. Merong mid string, merong fast, merong slow. And then, ito, tulad nito. For example, itong string number 1 and number 2. Ito ko siya nilagay sa intro kasi mid string siya. And then sa chorus. And then, yung solo string center and then solo string left, dito ko siya nilagay sa refrain and then ito sa verse. Tapos yung sa string fast, dito ko siya sa higher chorus kasi medyo mabigat na yung tugtog, so kailangan mas makapal yung string at mas kumbaga hindi siya masyadong nadidelay yung pagplay. Okay, and then sa yan, sa effects naman niya, dito lang ako naglagay sa bass ay nag-insert naman ng pro EQ, and then sa reverb yung fast lang ang nilagyan ko. Okay? Under string pa rin pero hindi siya included dito sa bass. String pad. So, from the start hanggang end. So, meron akong ginamit na string pad. Under din siya dito sa Roland Cloud na SRX Orchestra. So, ito yung kumbaga pinaka bass part ng string. No? Yung sa mga ilalim. Pakinggan natin yung sa ano muna. Sa ito, sa strings. Yung unahin ko yung string 1 and string 2, yung mid. Ayan. So, kung mapapansin nyo, panning siya left and right. Ayan. Left and right. Magkaiba sila ng notes. Okay? And then, yung string solo center, ito siya. Sa refrain ko siya nilagay. Ayan. Yung quarter note na tumutugtog. And then yung solo string left, dito siya sa refrain. And finally yung string fast 1 and 2 dito sa higher chorus. Ayan. So left and right din kung maririnig niyo. Yan. Okay. So ngayon tayo dito sa string pad. Eto, play natin siya ng sample nito. Chorus. Sorry. Ayan. Ayan, pad lang siya. So parang umaalalay lang siya sa ilalim ng tugtog, no? Sa mga musikero siguro maintindihan niyo 'yung sinasabi ko. Ayan, okay? So sa guitar tracks naman, ito. Sa under sa bass, nilagyan ko siya ng compressor at EQ. Tapos sa sends, reverb. And then yung intro, insertan ko siya ng fat channel din. Okay, so sige, pakinggan natin ng konti. And then ano, nakapan pala sila na left and right. Ayan, okay. So wala akong nakapan na center sa gitara. Okay, let's hear the intro part ng gitara. Ito lang. Ayun, yun lang siya. Tapos sa outro meron din. Okay. Ngayon dito naman sa guitar plucking left and right. So solo ko siya, pakinggan natin dito sa chorus part. Medyo malayo yung tunog niya kasi yung sa reverb, no? Mas kasi hindi naman siya main instrument, so kaya hindi ko siya masyadong pinilay ng malapit sa tenga, no? Okay? So kasi yung piano talaga yung pinaka main instrument natin.
Okay, so next, sa flute naman, here, sa refrain. And then, ang effects na ginamit ko dito, I think, EQ lang. No? Hindi ako masyadong naglagay ng effects. EQ and reverb. Okay, so, I will play the flute. Ayan. And then, nakapan siya almost sa right side. Okay. And then, next, yung fantasy pad. Ito. Sa intro ko siya nilagay. Kung mapapansin nyo sa intro, may build-up doon na parang nag-list. Ayun, doon siya. So, pakinggan natin. Ayun. Ayun. Okay. So, ayun. Yun yung mga instruments na aking ginamit sa song na ito. Meron akong drums, bass, piano, strings, guitar, string pad, flute, and fantasy pad. And then the rest, puro vocals na. So, vocals naman, hiniwalay ko yung mga parts nila. Like yung kay Yara. Ito. So, ito yung main niya. And then, meron siyang part sa chorus 1. Ito. Tapos kay Ate Arlene, meron siyang part dito. So, ito yung main niya. Tapos, ito yung sa chorus. Tapos meron siyang mga extra dito na sagot. So hiniwalay ko yung mga yun. Okay? Same kay Unica, ganun din. So, ayan. Para mas madali siyang i-mix, nakahiwa-hiwalay yung mga part nila. And also, mga ka-music, I use automation pala for controlling the dynamics. Ginamitan ko siya ng automation sa mga basses para makontrol ko yung lakas, yung loudness and softness ng mga parts. Ginamitan ko rin ng yung new features ng Studio One 5, yung gain envelope. So for example, dito sa part ni Yara, so for example, itong, lakihan ko lang. Ito. Ayan, yung na-record siya is talagang hindi siya pantay-pantay, no? Ngayon, ginamitan ko siya ng ito, gain envelope. Okay, so ayan, kung makikita nyo, ayan, pinagpantay, halos pinagpantay-pantay ko na yung gain niya, yung level niya, using that new features ng Studio One 5. Okay? So, ayan. And then, so yun yung pag-edit ko sa audio. Now, let's go naman dun tayo sa video. So, I used Sony Vegas Pro 17. And ito. So, ito yung mga project media. Dito makikita yung mga videos. And then, yung mga ito. Ito yung lyrics. No? So, medyo mahaba. Marami. Okay. So, sa mga tracks. Ito. Sa first track. Ito yung may mga pictures. Tapos, may mga font na akong ginamit. Like, ito. Itong Heartbeat Music Channel. Yan, makikita nyo dyan. Tapos, ito may picture. Tapos, ito yung, ayan, ito yung title. And then, ito. Itong sa track number 5, ito yung lyrics. Ayan, ito mga lyrics. Ayan. And then, dito, another, sa track number 4, meron tayong yung picture ni Mama Mary din. Tapos, yung track number 7, ito yung white background para sa lyrics. Ayan. And then, track number 8, yung mga video ni Yara na kinat ko na siya according to sa mga part niya. Okay, so isang video talaga yan. Then, kinat ko lang sa mga parts niya. Track number 9, video ni Unica. Ayan. Okay, and then yung track number 10, video ni Ate Arlene. Okay, ito. Tapos, kung makikita nyo dito sa mga ayan, yung mga pantay-pantay na track nila. Ayan, magkakasama sila. Okay, tapos sa background, ginamitan ko siya sa track number 11, itong color bluish-white, no? Since song for Mama Mary, so ito yung pinakabagay na kulay na background na kinapili. Okay, and then sa pinaka-last track, ito yung audio. No, ito yung sinabayan nila. Okay, so sa intro part, meron tayong introduction. No, ito. From here, ito. Ayan. Mamaya makikita nyo sa video lahat. Ito. And then sa last part, meron tayong konting credit na ginawa. So after nitong picture ni Mama Mary sa last part, ayan, may mga credit akong ginawa. May mga animation din yan.
Magalaw. And then ito yung pinaka end part ng video. Okay. So ayun po mga ka-music, ipi-play ko na ngayon ha, ngayon yung video. So lahat ng inexplain ko, lahat ng pinaliwanag ko, pinakita sa inyo paano ko inedit is makikita niyo na sa video. So enjoy watching and thank you sa mga nanood. Okay? So ito na. Na yung anak.
So ayun mga ka-music, salamat sa panonood nyo sa video na ito. Kung nagustuhan nyo pang video na ito, please like and share po. Nakapost din po ito sa aking Facebook page. Nakalagay po sa description box ang link. And then of course, salamat kay Mr. Dexter ulit for trusting me to edit the song and in the video. And yun, kung may mga suggestions po kayo and comments po, please type nyo lang po sa baba sa comment box. And then para mabasa ko po lahat. Sana may mga natutunan din yung mga nag-edit dyan na makapanood dito sa aking shinier, editing and ayun po, and arranging. Okay? So, ayun. Don't forget po mga ka-music, please like and share and subscribe to my channel. Click nyo lang po yung subscribe button tsaka yung notification bell. Kita-kits ulit sa aking next video. Okay? So, bye. Thank you.